Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word Read Scriptures. At ngayon po ay magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos. At ito po yung ating pinakatopic sa mga oras na ito. Ating pong basahin, sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Ito po yung ating mababasa sa sulat po ni Marcos sa Kabanata 15, Talata 22. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga pag-aaral ng Salita ng Diyos, nais ko po muna magpasalamat sa ating mga subscribers at sa mga newer subscriber. Salamat po sa inyo pong pag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at saglit po tayong manalangin at hingin natin sa Diyos na tayo patuloy niyang samahan. Panginoon, amang nasa langit, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po sapagkat kami patuloy mo binibigyan ng mga kalakasan, buhay, hininga, nanggagaling sa iyo. Kaya o Diyos, marapat na tumanggap ka ng mga papuri at pagsamba. At paunawan niyo po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng mga salita, na manawaan namin ang mga bagay na espiritual. Kaya o Lord, patuloy na magbubuka ang aming labi ng mga papuri at pagsamba. Purihin ka, Ama, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. At ngayon magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral na kung saan ay matutunan natin itong sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo mismo dito sa aklat po ni Marcos sa Kabanata 15, Talata 22. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Ang tanong, paano ba tayo sasampalataya sa Diyos? Diba? Kasi tingnan muna natin ang talatang yan. May dalawang bagay tayong makikita dito. Una, bago ka sumampalataya sa Diyos, unahin natin muna kung paano tayo makakilala sa Diyos. So, kilalanin muna ang Diyos. Yun ang una nating pag-aaralan sa mga oras na ito. Kikilalanin natin yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang ating kikilalanin. Bago ka sumampalataya, siyempre, dapat makilala mo muna yung sasampalatayanan mo. At bago ka sumampalataya sa Kanya. Ang tanong, ito nga yung pangalawa natin pag-aaral. Paano sumampalataya sa Diyos? So, paano tayo sasampalataya? At ating i-discuss sa mga oras na ito kung paano tayo magkakaroon ng pagkaunawa sa talata nating binasa. Na ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo na sumampalataya kayo sa Diyos. Yan po. Ang unang talata natin mababasa, basahin natin dito. Sa sulat po ni Isaias na siya po ay isang propeta na lingkod ng Diyos at sinasabi ng Panginoon Diyos yung kalooban ng Diyos to sa mga propeta. At itong si propeta nga po ay naisulat niya para mabasa naman ang mga kapwa niya Israelita, maging tayo na hindi Israelita, mabasa din natin yung nag-iisang Diyos na dapat nating makilala. At ito ang kanyang sulat. Ngayon, kilalanin muna natin ang Diyos. Sabi po ni Propeta Isaiah sa kanyang mga sulat, basahin po natin sa Kabanata 40, Talata 28. Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Makikita natin sa talatang ito na ipinapakita po na ipinapaliwanag po ni Isaias na yung Panginoon na kanyang kinikilala, na dapat nating makilala. Itong nakasulat ito na all capitals, itong Panginoon, yung salitang Panginoon, yun po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naisulat po ito ng malalaking titik para madali nating ma-identify o makilala yung tinutukoy niyang Panginoon. Yun po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi dito, ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo. Pag sinabi pong walang hanggang Diyos, ibig sabihin hindi po natatapos ang kanyang being o yung kanyang pagka-Diyos. Wala po yun. So ganun po dapat natin makilala yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi pa dito, hindi siya napapagod. Kung ikukumpara natin sa tao, so, anumang mga bagay, pag sinabing napapagod, darating yung tinatawag na pagkasira tulad ng tao, dadating sa ang kanyang
pagiging tao, lalakas siya pero dadating panahon manghihina at mawawala yung kanyang lakas hanggang sa mawala na siya. At sabihin naman din natin na ito, kung ito man ay mga robot o anumang mga bagay na pwedeng napapagod din po sila. Ibig sabihin, darating na yung panahon na masisira. Yun ang ibig sabihin pong napapagod, nawawala yung lakas. At ito pa, sabi pa dito, walang nakakarok ng kanyang isip. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng diktahan ang Panginoon Diyos. Dapat nating malaman, kapag siya'y lumikha o lumalang sa kanyang nais, eh hindi natin pwedeng kontrahin. Hindi natin pwedeng siyang diktahan. At siya lang po ang pwedeng mag-control ng lahat ng bagay. Sapagkat, siya po'y makapangyarihan. At malaman din natin ang Diyos na ito, na ipinapaliwanag din po at mababasa natin dito sa mga aklat ng mga awit o aklat ng salmo. Basahin natin doon sa Kabanata 148, talata 13. Basahin natin ang nakasulat dito. Lahat ay magpuri sa Panginoon dahil siya ay dakila sa lahat at ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng nasa langit at lupa. Dito mapapansin po rin natin na yung salitang Panginoon, lahat kapital o lahat malalaki. So, tinutukoy na naman po doon yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, itong Diyos na ito, dakila po siya sa lahat. Ibig sabihin, wala pong makakapantay sa Kanya. Ibig sabihin, yung Kanyang kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng nasa langit. Kung ano man po yung mayroon sa langit, anghel o anumang nilalang na sa langit, ay hindi pwedeng higitan po yung Kanyang kapangyarihan. Maging dito sa lupa, wala pong makakapantay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Okay po, sana po naliliwanagan po kayo. Yan ang una dapat nating makilala doon sa Diyos na lumala ng langit at lupa. At diyan tayo magkakaroon ng paano tayo sasampalataya sa Kanya. At ito pa ang sabi pa sa iba pang mga talata ng aklat po ng Salmo. Basahin para natin dito sa aklat po ng Salmo, Kabanata 89, talata 8. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, wala kayong katulad. Makapangyarihan kayo, Panginoon, at tapat sa lahat ng inyong ginagawa. Ganyan po dapat ang ating nasa isip o nasa puso. Bilang kumikilala tayo sa Panginoong Diyos na makapangyarihan, tandaan po natin, hindi pwede siya ikumpara kahit kanino. Kaya sabi niya dito sa sulat ng aklat ng Salmo, wala kayong katulad. Makapangyarihan kayo, Panginoon, at tapat sa lahat ng inyong ginagawa. Tandaan po natin, dapat ganyan ang pagkilala ng bawat tao doon sa Diyos na manlalalang. At ngayon pa, may babasahin pa tayo. Diyan pa rin po sa aklat ng Salmo, 95, talata 3. Ating pong basahin ang sulat. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyariang hari sa lahat ng mga Diyos. Ngayon, papansinin po natin, ano? Dito, magbibigay lang po ako sa inyo ng pangunawa na kung saan yung makilala natin talaga yung Diyos. Sabi dito, dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos. So, makikita po natin, capital D, makapangyariang hari sa lahat ng mga Diyos. May nabanggit ulit yung salitang Diyos, pero small d. Nakita po ninyo? Mga Diyos. Itong mga Diyos, marami itong Diyos. Ibig sabihin po, pag sinabing mga Diyos, tumutukoy na po ito sa mga walang kapangyarihan, walang magagawa. So, Diyos-Diyos lang tawag po diyan. Ibig sabihin, ito yung mga walang buhay. Yung mga tao po na inaaring Diyos, hindi pala tunay na Diyos. At yung ngayon na pinakilala ko po sa inyo, yung salitang Diyos, ito po yung ang pangalan nito, yung Panginoon, iginagalang natin. Itong Diyos na ito, ito po yung makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at ng lupa. At ngayon, i-discuss ko lang po sa inyo ng malinaw yung capital D para matukoy natin na itong Diyos na ito, tinutukoy na makapangyarihan hari. Ayan. Panginoon ay dakila. So, ito po yung salitang Diyos na capital D. Pero pag nagkaroon po ng small d na tayong mababasa dito sa na nakasulat sa Biblia, small d, tumutukoy naman ito sa hindi tunay na Diyos.
Maliwanag po. Kaya mga Diyos, tumutukoy naman sa maraming Diyos. Kaya ibig sabihin sa isang salita, Diyos-Diyosan. O di ba? So ganun po yun. Ngayon, aalamin natin dito, doon sa kahit ito'y maging capital, all capital letters sa Diyos o big letter yung D o sumunod ay small letter dito, halimbawa Diyos, yan. Ito po ay tumutukoy po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At pag may nabasa naman kayong small D, ito naman ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. So, dapat maintindihan ninyo kasi iisang pronounce eh. May narinig kayong Diyos. Ay, pero ang nakasulat po yung small D. Dapat maalaman natin doon sa bawat sinasabi o bawat nakasulat, uunawain natin ito. Halimbawa, magbibigay po ako sa inyo. Kasi nga po, ako po ay hindi makapagbigay sa inyo ng like o makapagbigay po ng yung heart do sa inyong comment section. Kasi paano ko mabibigyan po ng heart o ng like ang inyong comment section kung ang naka-indicate po sa inyong message ay small d. Kasi tumutukoy po ito sa mga Diyos-Diyosan, hindi sa tunay na Diyos. Pero kung merong capital D o all capitals o parang ganito, yung first letter ang capital tapos small letter, ito ay tumutukoy sa tunay na Diyos. Pag ganito naman, hindi sa tunay na Diyos. Tumutukoy po ito sa mga Diyos-Diyosan. Magbibigay po ako ng mga ilang comment sa inyo. Kaya po hindi ako makapagbigay ng like at makapagbigay ng puso doon sa inyong mga message tulad po nito. So ilalagay ko lang po yung kanilang mga message pero yung pangalan po nila aking itinago para sa kanilang privacy. Baka sabihin naman ay minamalit. So dito hindi ko po kasi nilalahat. Kasi naman yung iba, hindi lamang sila laang at meron naman sa karamihan ay mga ganito rin ang ginagawa. For example, ito sa nagbigay po siya ng message o nagbigay po siya ng comment dito sa ating YouTube channel. Sabi niya, salamat sa salita ng Diyos. So, gumamit siya ng small d, Diyos. Di ba tumutukoy ito sa mga hindi tunay na Diyos? Katulad po, itong pangalawang message. Salamat po. Sana mapangyarihang Diyos purihin siya. Hindi natin alam kung siya nagkamali o... Kaya nga po, bago tayo mag-type, ay kailangan natin maklaro o mailagay natin yung capital D kung talagang kinikilala natin yung tunay na Diyos. Kasi po, kung ito is small d, hindi na natin siya nare-respeto. Kasi yung pagkakilala sa Diyos, dapat dito pa lang sa pag-type natin ng kanyang pangalan, ay pangalang Diyos ay kailangan capital D. Malinaw po? So, ito, isa pa dito. Salamat, Panginoon. So, small p. So, tumutukoy po ito hindi sa tunay na Panginoon. So, kailangan natin ilagay. It's either ito po ay capital or all capital letters ang naka-indicate para tinutukoy mo yung mismong Panginoon. Pero kung ilalagay mo yung small letter, hindi yan tumutukoy doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi nga po, kailangan natin malaman ito. Dapat nating maunawaan ito. Maging sa pangalan, sa pagsusulat, dapat nating iintindihan at uunawain na ito ay tinutukoy doon sa Diyos na makapangyarihan. Kung kinikilala mo siya bilang Panginoon, kinikilala mo siya bilang Diyos na makapangyarihan, so kailangan may input natin na tamang pagsusulat, paglalagay ng tamang spelling. Kasi po, yung small d, Diyos, tumutukoy po sa Diyos-Diyosan. Ngayon, kasi gusto ko pong ipaunawa sa inyo, baka ang iba'y masaktan, dahil nga po'y ganito yan, para hindi tayo magkaroon ng isang damdamin, kasi nga po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pangunawa. Ito pa naman ang sulat ni Isaias sa kanyang mga sulat. Basahin po natin yung sulat ni Isaias na magbibigay sa atin ng pangunawa.
Sa kanyang mga sulat dito sa Kabanata 29, talata 24, ang mga hindi nakakaunawa ng katotohanan ay makakaunawa na. At ang mga nagrereklamo kapag tinuturuan ay matutuwa na. Ibig sabihin po, yung mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan ay makakaunawa na. Paano makakaunawa? Kapag ganito nga po, itinutuwid sila doon sa kanilang mga maling mga pagkakilala sa Diyos, mayapat na isulat na natin, kailangan natin sa Diyos na itumutukoy. Hindi po, kasi small letter eh. Tumutukoy po ito doon sa mga hindi tunay na Diyos. Malino po. Kaya kapag tinuturuan, makakaunawa ka. Ay yung mga nagrireklamo, yung bagang may sariling silang katwiran. Pero pag naturuan sila na mali pala yung kanilang katwiran, ay matutuwa sila dahil yung kanilang pang sinasabi, yung kanilang mga pinagagawa ay mali, ay matutuwa sila dahil naturuan sila ng tama. Yan po ibig sabihin dyan. At ngayon, para mas maintindihan natin ang dalawang bagay na ito, yung salitang Diyos, na ang isa po ay capital, ito naman ay isa ay small letter, na lahat small letter, itong o isang capital letter, so tumutukoy po ito sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag gumamit ka naman ng small letter, tumutukoy po ito sa mga Diyos-Diyosan. Okay, papaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Magbasa po tayo sa aklat ng Salmo sa Kabanata 97, talata 9. Dahil kayo, Panginoon ang katastaasang Diyos, ay naghahari sa buong mundo, higit kayong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Uunawain natin itong talatang ito. Dahil kayo ang Panginoon, itong tumutukoy na Panginoon, ito po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kataas-taasang Diyos, yung nga po, yung Panginoon, kataas-taasang Diyos, ay naghahari sa buong mundo. Dapat nyo malaman, dapat ang maghari yung kataas-taasang Diyos, yung Panginoon. Higit kayong dakila kaysa lahat ng mga Diyos, kasi po dito po sa mundong ito, may mga Diyos-Diyosin din. Baka dito kayo napapabaling ang inyo pong pananampalataya at pagkakilala dito sa mga Diyos na hindi pala tunay na Diyos. Kasi po, sabi po dito sa yung hindi tunay na Diyos, yung salitang Diyos na small d, ito po ang paliwanag ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat sa unang Juan, Kabanata 5, talata 21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, yung salitang mga Diyos, yung po yung mga Diyos-Diyosan. So ito, binibigyan po tayo ng warning o tayo po ay binibigyan ng babala na ang sabi po ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pag narinig yung Diyos, alamin niyo kung ito'y tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos. Dito natin maintindihan kasi may nagpapaliwanag yung mga apostol, yung mga lingkod ng Diyos. So, unawain natin para malaman natin yung inyong pinaglilingkuran ngayon, tunay na Diyos, capital D, o small d. Kaya nga po, sinabi ko po sa inyo, sa susunod, pag po kayo magko-commit na, para ma-determine na sa Diyos, sa tunay na Diyos kayo nagpapasalamat, nagpupuri, using capital D, or all capitals letter. Para ma-determine o matukoy natin na ang inyong pong pinapupurihan o pinasasalamatan ay yung tunay na Diyos. At ganun din po, kapag nagsulat po kayo ng all capitals, tumutukoy talaga sa Diyos o sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero kung small letter yan, pwedeng ilagay yan sa tao. Tinutukoy nito yung tao, hindi po patungkol sa Diyos. Pwedeng patungkol sa inyong amo, patungkol sa tao. Kapag small letter, lahat ang ilalagay ninyo. So ngayon, para mabigyan po kayo ng like, tsaka heart, ang inyong mga messages, using all capitals or yung first letter ay capital. Para ma-determine natin na ang inyong pong kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay po, malinaw po. Yan. At para malaman pa natin,
Dito sa dalawang bagay na ito nating nakita kanina, yung Panginoon ang katataas-taasang Diyos ay naghahari sa buong mundo, higit kayong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Ibig sabihin, mas dakila po o mas makapangyari itong Diyos na ito. Kaya po, ginagamitan natin ng first letter na capital para ma-determine natin ito ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ang ating tinutukoy. Pero kapag ang inyo pong ginamit na small letter lahat, tumutukoy po yung sa mga Diyos-Diyosan. Eh, sabi ni Juan, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kasi nga po, ito pa rin po ang isa pang lingkod ng Diyos na ipinapaliwanag sa atin na si Apostol Pablo. Ito naman ang sulat niya sa mga Korinto. So, nagsulat din po si Apostol Pablo. Yung pong kanyang unang sulat sa Korinto sa Kabanata 8, Talata 4, basahin natin ang kanyang mga sulat. Kaya kung tungkol sa mga pagkaing inaalay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na ang mga Diyos-Diyosang ito'y hindi totoong Diyos. Dahil iisa lamang ang Diyos. Ah, di ba? Malinaw. Pinapaliwanag po dito ni Apostol Pablo na tayo po ay magkaroon po ng tamang pagkaunawa doon sa nag-iisang Diyos. Kaya tayo po ay to, dapat malaman natin to, ha? Alam natin na ang mga Diyos-Diyosang ito'y hindi totoong Diyos. Ibig sabihin, hindi pala totoo o hindi makakapagligtas sa iyo, walang magagawa yung salitang Diyos-Diyosan. Kasi nga hindi totoo. Kung sa English fake, walang assurance na ito ay tatagal. Yun ang ibig sabihin po. Pero kung makakaasa tayo doon sa tunay na Diyos, yan, capital D. O, di ba? Huwag nating ituturing na ito'y tunay na Diyos, itong Diyos-Diyosan. Dapat natin malaman yung tunay na Diyos o nag-iisang tunay na Diyos, yun po yung Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At ito pa, kasi nga po, nagkaroon tayo na hindi natin kilala ang Diyos. Ito pa ang paliwanag po ni Apostol Pablo doon sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Maaring naalipin sila o nadaya dahil hindi nila kilala ang Diyos. Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo dito sa aklat po ng Galacia. Kasi po yung Galacia po yun ay bayan po yun na sinulatan ni Apostol Pablo, yung mga iglesia doon na sila ay natuturuan ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, basahin po natin, nung hindi ninyo pa kilala ang Diyos, yun, yung capital D, di ba? Ito yung Diyos na makapangyarihan. Kasi nga, yung mga tao doon, hindi pa nilang kilala ang Diyos. Kaya sila, naging alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan. Akala nga nila yung Diyos-Diyosan yun ang tunay na Diyos. Katulad po ng iba sa atin, na akala nga natin, basta't makapagsulat ka ng Diyos, okay na yun, hindi po. Kailangan mo pa rin malaman yung katotohanan. Yung salitang Diyos, marinig mo, alamin mo kung ito'y kapital na tumutukoy doon sa makapangyarihan Diyos. At pag nakabasa ka ng small letter, ito'y tumutukoy naman po sa hindi tunay na Diyos. Dapat na liwanagan tayo sa mga bagay na ito. At ngayon pa, para mas maintindihan pa natin, dito naman sa aklat ng Salmo sa Kabanata 95 at 3. Ating basahin, ang Panginoon ang kataas-taasang Diyos at kagalang-galang. Siya ang dakilang hari sa buong sanlibutan. Kaya nga, tingnan po ninyo, salitang Panginoon, all capitals. Ang kataas-taasang Diyos, ibig sabihin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag sarap yung kataas-taasan, wala pong makakasopera dito. Walang makakapantay dito. Walang makakamas mataas pa sa Kanya. Kaya, kailangan ng bawat isa sa atin, igalang natin yung Panginoon, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang dakilang hari sa buong sanlibutan. Di ba't maganda na nakilala muna natin ang Panginoon bago ka sumampalataya? Kasi bago sasampalataya ka, hindi mo pala kilala yung Panginoon,
ay di mali yung pananampalataya na may tuturo sa iyo. So, kailangan muna, bago ka sumampalataya, makilala mo muna yung Panginoong Diyos. Amen po? Sabi po ng aklat po ng Exodo, Kabanata 18, Talata 11, nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng Diyos. O di ba? Yung kinikilala mong Diyos ay baka pala yan ay hindi yan makakapagligtas sa iyo. Kaya mula ngayon sa talatang ito, ang kinin natin na ito yung tamang salita, nalalaman ko ngayon, yon. Kung ikaw ngayon ay nakakaunawa, itanim mo ito sa iyong isipan. Sabihin mo, nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos. Okay? So, kapag gumamit ka nito, tumuto ko ito sa Diyos-Diyosan. Doon ka pala kumikilala. Kaya ngayon ay alam mo na yung Panginoon iginagalang. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yun ang dapat natin makilala. Hindi itong Diyos na small letter na tumutukoy po ito sa mga Diyos-Diyosan. At ngayon, bago po tayo magpatuloy dito sa pangalawa na kung saan ay bago ka sumampalataya, kilalanin mo muna ang Diyos. At ngayon, kung kilala mo na siya, alamin mo naman kung paano ka sumampalataya sa Kanya. So, paano ba sasampalataya tayo? So, to be continue po ito, bukas intayin niyo po yung parto nito. Kasi nga po, medyo mahaba na ang discussion natin. Kaya nagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol po sa Diyos. Salamat po sa inyong pong panahon at pakikinig. Nawa po ipagpalain po kayo ng Panginoon. Sa inyo po ang, sumayin niyo po ang kapayapaan at pagpapala natin, Panginoong Jesus. To God be the glory. Bye-bye po sa inyo lahat. Ingat po kayo. God bless.